Magandang araw mga tao. Ang vlog kong ito ay tungkol po ito sa aking karanasan sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Ako po ay umalis po sa bansang Saudi Arabia para sa aking bakasyon noong May 9. Okay, so ang mga requirements lang na hiningi sa akin doon is yung galing po sa Red Cross. So yun po yung kailangan natin fill out na forms online galing sa Red Cross. At so yun lang po ang hiningi. Tapos syempre yung mga regular pa rin na hinihingi, yung ating passport, yung ating kailangan meron kang boarding pass, syempre pag mag-check-in ka. Tapos yung ating visa. So yung visa hindi rin siya hiningi. Pero alam po kailangan yan pag babalik na tayo, kung tayo ay babalik pa pero yung pa-uwi, hindi siya hiningi. So dalawa lang, passport at saka yung Red Cross. Yung Red Cross actually yung hinihingi at tinatanong talaga doon sa airport ng mga guard o kahit ano doon, kung saan ka pipila, sabihin ilabas yung Red Cross, ilabas. Yung Red Cross po na sinasabi ko, yun po yung meron siyang QR code o yung parang kailangan natin i-screenshot yun para every time na maghihingi, so yun na lang ipapakita at ino-honor naman nila. Pero yung swab, wala, hindi siya talaga hiningi. Dahil yun po naman yung nakalagay doon sa protocol na pag tayo ay pauwi dito sa ating bansa, dito na ho yung ginagawa yung ating swabbing. Okay? So ang ma-advise ko lang, mapapayo ko sa lahat ng aking mga kababayan na uuwi, is kung saan man kayong airlines, puntahan nyo lang yung nandun kasi nakalagay, kiklik nyo kung saan kayong bansa papunta, tapos nakalagay dun kung ano yung mga protocols ng bawat bansa. Okay? Para hindi ho malito. Kasi medyo nagkaroon lang ng kalituhan dahil nga dun sa lumabas na advisory galing sa konsulada na sinasabi na kailangan ng PCR test. Kaya yung iba, talaga nagpa-PCR sila. Pero ako, ang ginawa ko din, aside dun sa, since medyo doubtful ako dun kasi meron ako napanood na vlog din, na sinasabi medyo mali, or mali nga talaga siya. Mali yung naging interpretasyon dahil yun po is applicable lang po sa mga lokal, which is totoo naman. Ang ginawa ko para makasiguro ako, pumunta din ako mismo doon sa airport mismo ng Tabuk, since doon po ako manggagaling. Pumunta ko doon sa airport at tinanong ko yung ground FA or yung flight attendant o yung nagtatanggap ko doon pag mag-boarding tayo. So tinanong ko sila kung ano ho yung kailangan nating documents pag tayo ay uwi ng Pilipinas. Okay, so ang napansin ko lang, parang pumunta siya, nag-browse din siya doon sa Saudi Airlines, yung website nila. Tapos, actually, nabasa ko na rin naman, gusto ko lang talaga makasiguro kasi nakaka-stress. Hindi mo alam sino paniniwalaan mo kasi mga kasabay mo, kasi ganito, nagpa-swab na sila, tapos ako wala. Eh, lalo na kung medyo madami na sila, tapos ikaw yung hindi. So, parang nakaka-stress din, hindi ako makatulog. So, nag-inquire ako doon sa airport. Actually, nung 8 pumunta ako doon. Tapos, ay 7. Tapos, nung 8 pumunta ulit ako doon. Nagtanong ako ulit kasi sabi ko, kailangan ko kung kailangan talaga magpa-swab. So, kailangan ko magpa-swab. At least, may time pa ako. Pero, nung pumunta ako doon nung 8, 9 yung flight ko, ganun pa rin yung sinabi. Wala doon kailangan. Basta kailangan may Red Cross lang. So, yung iba kong mga kasama, nagpa-swab na sila. Kasi gusto nila makasiguro, which hindi ko rin naman sila masisi, gusto nila magpasiguro kasi baka magkaiba-iba yung mga sinasabi, yung iba-iba yung interpretation. So ako, nag-stick ako doon sa aking nalaman na nanggaling mismo sa pinaka-ground flight attendant nila. Tapos pumunta din ako doon sa office, meron kasi doon office ng Saudi. Tinanong ko rin doon yung tao doon, supervisor daw yun. Ganon din yung sinabi, so lumakas ang loob ko lalo na hindi na ako magpaswab. Kasi sayang din yung pera na ibabayad kasi galing din sa atin yun eh. So pwede natin magamit yun at least pag uwi na natin dito sa Pilipinas. So true enough, pagdating ko sa airport the following day ng flight ko na, hindi ho talaga siya hinanap or hindi siya hiningi talaga yung swab o PCR test. So diba, sayang yung pera. So ang hiningi lang, kagaya ng sinabi nila, yung galing sa Red Cross, so pag nag-apply online kayo, i-screenshot nyo yun kasi yun talaga yung hiningi. Tapos yung passport ninyo. Pagdating ko naman sa Jeddah, okay, sa Jeddah ganun din. Kasi connecting flight ako from Tabuk to Jeddah. So ganun din yung hiningi, yung galing sa Red Cross, tapos yung passport, tapos yung boarding pass syempre. So pagdating sa airport, sa Jeddah, sa wakas, so far, naging maayos at mabilis lang din naman. So nakasakay ako, pauwi na dito sa Pilipinas. So kaya ho na ngayon, bali first day ko,
dito sa quarantine facility, maayos naman din. Although nakalagay pala doon sa aking i-fill up, di ko lang sure kung balik Pilipinas or Saudi ayo or your Red Cross, pero balik Pinas yata yun. Nakalagay din ko ano yung gusto mong quarantine facility, so wag na lang natin yun i-fill up kasi hindi siya applicable, parang hindi rin siya totoo. Kasi actually nilagay ko dun yun, syempre gusto ko makapunta sa mamahaling hotel, kaya lang hindi rin naman siya talaga doon ka dadalhin. Ang nangyari, so pagpasok natin sa Pilipinas, eto na ho yung mga sumunod na nangyari. Pagpasok sa Pilipinas, natural, dadaan tayo ulit sa yung immigration. Okay? Pero bago tayo doon, mayroong binibigay pala sa aeroplano, guluin. Mayroong binigay sa aeroplano yung kulay yellow na papel. So kaya fill up nyo na lang yun kasi gagamitin talaga siya. So paglabas, paglapag, pag maglakad ka, punta ka ng immigration, pag galing sa immigration, bago ka pa makalabas, siyempre dun sa exit. So yung yellow paper na yun, hinihingi. Meron dun mga booth. So yun po yung kinukuha nila, yung yellow paper. So fill up na lang lahat ng mga informations na nandun. Wala akong field health kasi nakalagay dun field health, pero hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung numbers, so hindi ko na rin siya fill up. Kailangan yung maglagay din ng mga details nyo dun. Tapos pagkatapos dun sa kunuha yung papel, maglalakad ka na naman. Tapos meron dun yung parang scanner. Siyempre yung kukuha na tayo ng temperature. Okay? Pagkatapos nun, magpunta ka na, may mag-guide din sa atin dun. Maganda, maayos po yung sistema so far. Okay, maayos yung sistema dito sa atin sa airport. Meron po talaga dun maraming nakakalat na mga Philippine Coast Guard. Okay, so mag-guide sila para sila yung natuturo sa atin kung saan tayo tutuloy. So, sumunod lang tayo at maayos naman. Meron dun isang room, so saan tayo mag-stay. Pansamantala, kasi meron tayong dalawang forms na di-fill up na naman. Kaya dapat pala, mga kabayan, kailangan natin magdala ng ballpen. Okay? So yun yung isa na tip na pwede kong maibigay. Kailangan mo ng ballpen kasi ang dami nating forms na refill up. Sa aeroplano meron, tapos pagdaba meron ulit dalawa. Yung sa baba, ang refill up natin, nandito po, flash ko po dito sa screen. Okay, sa flash ko, papakita ko dyan sa screen. Yung isa yung galing sa OWA, meron tayong refill in pa rin na forms sa OWA, tapos yung isa naman sa Bureau of Quarantine. Okay? So, pagkatapos natin i-fill up yung dalawang yun, papalabasin na tayo, mayroong konting orientation doon, saglit lang. Tapos, lalabas na tayo, may dadaanan tayo doon ulit para kukuhanin na yung dalawang papel. Yung last na kukuhanin na papel is yung baling sa uwa. Tapos, nakakatuwa lang na bago ka pa makalabas ng airport, di ko lang alam kung sa lahat to, okay? Nakakatuwa dahil bago pa lumabas ng airport, meron na tayong pagkain na binigay. Hindi naman siya ganun ka kadami, hindi siya ganun ka social, pero alam mo yun, kung gutom ka na, ma-appreciate mo na din yun dahil pagkain na rin yun, salamat at meron nagbigay, okay? Kasi alam mo, yung experience ko lang sa aeroplano, parang medyo tipid ngayon yung Saudi. Yung umaga, yung parang choices lang na pagkain dun, noodles at saka itlog. Akala ko kasi dati pag nasakay ako, madami, parang tatlong beses kumakain. Tapos ngayon, since Ramadan siguro, pagsakay lang namin, ang flight namin is 5 o'clock ng madaling araw. So, doon lang, medyo siguro madaling araw pa, binigay sa amin yung pagkain. And tapos, yung next namin, yung malapit na sa Pilipinas, iftar na daw, dito sa Pilipinas na oras yun, ang liit lang. Parang binigay, parang kwan lang, ano, sandwich lang. So, gutom ka na, tapos pila ka pa dyan sa Pilipinas pagdating na dito. So, pasalamat at meron pagkain. Kasi yung pagkain din, hindi mo rin siya kaagad makain dahil marami kang dadaanan, bayahe pa sa bus. So, dito na rin sa hotel nakain dahil dumating kami dito siguro mga halos 11 o'clock. Okay? Dumating kami sa airport ng 8 o'clock pasado since nagbiyahe. May mga dinaanan, may mga fill up pa, mga kung ano-ano. So, halos 11 o'clock na rin kami nakarating dito sa hotel. So, yun lang so far. Yung nandito ako ngayon sa wow hotel. Okay? So, hindi yun na natuloy yung aking nakalagay doon na medyo big time. Kasi gusto ko sana doon sa big time para ma-experience. Pero hindi naman. Pero ganun pa man, maganda yung accommodation kahit pa paano, malinis, solo mo naman yung kwarto. So, malaking bagay para malaking pasasalamat, maging mabait din yung taga-OWA na nandito sa amin, na nag-guide sa amin kung ano yung mga dapat gawin. At anytime, pwede doon kami mag-message sa kanya at magtanong kung ano yung mga kailangan namin gawin.
So, ang bawal lang dito is bawal lumabas. Siyempre, hindi ka basta-basta pwede magpadala ng pagkain. So, yung pagkain, sabi, depende kung papayagan. Okay? So, kailangan magre-request ka or magpapaalam. Pero in-advise nila na hindi ho talaga, dahil sa protocol, hindi ho talaga siya pwede. Okay? So, ako, di ko pa man siya na-try kasi first day ko pa lang. Hindi ko pa na-try kung pa pwede nga magpahatid o magpa-deliver ng pagkain. Meron naman pagkain na binibigay yung hotel, pero depende pa rin sa atin kung gusto natin o hindi. O kasi basta meron, papasalamat na ako dahil malaking tulong na rin yun sa akin. Ang pinaka-importante sa akin is maayos akong nahihigaan, maayos yung kwarto, may CR, may separate na paliguan at saka yung CR. So, solo mo, may TV naman, may aircon naman. So, ano pang problema? Malaking tulong na ito sa akin. At least, libre lahat. So, ipagpasalamat na lang natin sa gobyerno. Salamat sa ating OWA. Salamat sa lahat ng mga tao na tumulong. At salamat sa lahat ng ito dahil malaking bagay na rin po ito kagaya sa akin. At hindi na tayo gagastos. Bali, ito yung aking accommodation dito sa Wong Hotel. Maayos naman, malinis, kahit papano, wala na rin akong problema. Okay na to, kahit hindi yung mga 5-star hotel. Ang mahalaga ay may maayos na matutulugan. Tapos yan, yung itsura ng room. Tapos ito yung CR. Yan yung CR. Yan. Tapos dito sa kabila, ito naman yung pinaka-shower. Shower room. Yan. Separate. So, ito. Dito, yun yung shower. Tapos dito naman, ito yung CR. Pwede na. Sino pang magbibigay sa atin ng libreng accommodation ng ganito? Diba? May AC na siya, tapos maayos, solo mo, malaki yung bed. Saan ka pa? Salamat sa lahat ng sponsor, salamat sa OWA, at sa lahat ng mga tao sa aming ditong house parent. Maganda kahit paano, malaking tulong na rin ito, makakatulog at makapagpahinga ng maayos. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Edgar and Chan, sa mga hindi pa lumikit sa akin.